Sa umagang ito ay napakaganda po ang ibinigay na mensahe sa akin ng Panginoon. At ito po ay desire ng bawat isa sa atin to know the will of God. Sa mga kabataan, maraming nagtatanong, papaano ko po malalaman ang kalooban ng Panginoon sa buhay ko? Maging sa pag-aaral, tinatanong natin ang ating sarili at ang kanilang mga sarili, ano ang kurso o ano ang kalooban ng Panginoon para sa akin? Pag nakatrabaho na, tatanong, anong trabaho ang inilaan o kalooban ng Panginoon para sa akin? Pagkatapos nakapag-ipon na, magtatanong, sino kaya ang kalooban ng Panginoon na maging partner ko habang buhay? Maging ang mga magulang o mga matatanda ay nagsasabing, ano ang kalooban ng Panginoon para sa akin? Anong negosyo? Sino ang magiging kapartner ko sa negosyo? Yan po ang kalimitan na tanong ng bawat isa sa atin. At hindi lang nagtatanong, kundi nagdi-desire tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon. Like David, sabi ni David sa kanyang panalangin, teach me to do your will, O Lord. Yan ang sabi ni David sa kanyang sarili. His desire and his prayer ay siya ay turuan na gawin ang kalooban ng Panginoon. Ang Biblia ay maraming katuruan patungkol sa kung papaano ating maalaman ang kalooban ng Panginoon. At alam natin na ang Biblia rin ay nagtuturo na ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Sabi ni Jeremiah sa 29 verse 11 ay nagsasabing, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Salamat sa Diyos sa plano na ibinigay para sa akin. Sa bawat isa sa inyo ay mayroong plano ang Diyos. Sa ngayon, ang katanungan, paano natin malalaman ang plano ng Diyos? Ang kalooban ng Panginoon ay nakasulat sa kanyang testamento. At ang kanyang kalooban ay hindi natin makikita sa mga horoscope, sa mga manghuhula o sa mga soothsayer o mga hokus-pokus. His will is made known to everyone who trusted in Jesus. At kung tayo'y patuloy na makipag-ugnayan sa Diyos, His will be revealed sa limang kaparaanan. Una, through His Word, which is the Bible. Ang lahat na testamento ay magiging null and void kung ito ay hindi nakasulat. Tandaan po ninyo,
Ito ay alam ng ating butihing attorney Ron. Sapagkat anumang testamento na pinanghahawakan mo, kung hindi ito nakasulat, ito ay walang kabuluhan. Kahit ang tatay mo ang nagsabi na ito ay will ko para sa iyo, itong loteng ito na nasa gitna ng bayan ay para sa iyo. Pero kung hindi ito papatunayan na nakasulat, it is null and void. At pwede itong habulin ng iba pang mga kapatid. Any will that is not written in the Bible is null and void. The Old Testament and the New Testament is the will of God for every one of us. So we must set a time to read it prayerfully, read it regularly, and then study it, meditate on it, and apply it to our lives so that the will of God ay totoong maunawaan natin at totoong ma-apply sa buhay po natin. Sa mga kabataan, alam ng mga kabataan na sabi niya, sabi sa banal na kasulatan, be not unequally yoked with unbeliever. Pero nawawalang bahala ang katotohanan ito. O ang will na ito, kung ang puso ay tumibok pag nakakita ng pugi at maganda. Kahit unbeliever. But praise God sa umagang ito, pinapaalaala sa atin muli ng Panginoon na ang kanyang kalooban at ang kanyang plano ay para sa iyo, para sa kabutihan mo, sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Ang planong ito ay punong-puno ng pag-asa sa kinabukasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, understand the will of God in your life. Pangalawa po, through the Holy Spirit using the Scriptures. Sa pamagitan ng banal na Espiritu na ayon sa susog ng banal na Espiritu. Nung si Kristo Jesus ay magpalangit, kanyang ipinadala ang banal na Espiritu sa mga puso ng kanyang mga disciples at sa bawat isa sa atin. Sabi sa John chapter 16 verse 13, gayunmay kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. So the Holy Spirit is the one who will guide us at magtuturo sa atin kung papaano maalaman natin, kung papaano i-energize niya o i-anoint niya yung mga salita ng Panginoon para magkaroon ng buhay, magkaroon ng kapangyarihan sa sarili nating buhay para magawa ang kalooban ng Panginoon. When we receive Christ as our personal Savior, sabi sa Ephesians, we are sealed by the Holy Spirit. Tinatakan tayo ng banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu yan, ang siyang magtuturo sa atin, ang banal na Espiritu siyan, ang siyang mag-guide o mag-aakay sa atin sa paggawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya, always
every morning. Bago tayo gumawa ng anumang bagay, let us acknowledge the presence of the Holy Spirit and His guidance and His teaching para lubusan natin, maunawaan, magawa natin ang kalooban ng Panginoon. Sapagkat sabi sa Romans chapter 8, verse 14, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila yung mga anak ng Diyos. Purihin ang Diyos at ang Panginoong Jesus sa kanyang pagpapadala ng kanyang banal na Espiritu na siyang magagabay at magtuturo sa bawat isa sa atin. Pangatlo po ay through the transformed conscience sa pamagitan po ng binagong konsensya. Nagsasaad po sa Romans chapter 12 verse 2 na sabi niya, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, kailangan po natin yung transform o binagong konsensya para lubusan nating maunawaan ang kalooban ng Panginoon. When we receive Christ as our personal Savior, God is beginning to process our mind sa kanyang mga salita. At sa pamagitan ng banal na Espiritu na siyaan ay nag-i-empower at nag-a-anoint sa kanyang salita, our mind ay natatransform. Our mindset ay nagiging heavenly at divine. Why? Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Nais niya na ang ating kaisipan ay hindi nasasang-ayon sa mga tagasanglibutan. Katulad ng inawit ng mga kabataan, we are living in a foreign land. But praise God, sa kabila na tayo ay nasa ibang lugar, hindi tayo taga rito, our mindset nandoon sa ating lugar na pupuntahan, kundi ang heaven. Sabi rin ng banal na kasulatan, look on the things above, not on the things that is in earth. Why? Sapagkat dito sa loob ng dito sa sanglibutan, lahat ng bagayan ay mapaparam. Lahat ng bagayan ay lilipas. Yung ating pinakaingatan at kinaiinggitan pag nakakita tayo ng mga kwintas na kumikinang, yan ay mawawala. Lilipas yan. But yung mga bagay na doon sa langit. Kaya yung transform conscience, malalaman po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sa 1 Timothy chapter 3 verse 9, sabi ni Pablo na iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng malinis na budhi. Yung ating pananampalataya ay ito pala ay mapapanatili natin na maiingatan kung ang ating mind ay malinis, kung ang ating conscience ay transformed, o yung ating mga pag-iisip ay malinis.
Pag palaging iniisip mo ang masama o mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ito ay yung kalooban, bagamat alam mo na at you have desire to do the will of God, pag ang iyong kaisipan ay hindi malinis, it will rotten katulad ng isang kamatis sa loob ng basket. Pag hindi mo inalis yun, kinabukasan, hindi lang nag-iisa yung bulok na kamatis. Marami yun sa palibot. The same way sa ating kaisipan. Kaya para mapanatili natin ang ating iniingatan na hiwaga ng pananampalataya at ng kalooban ng Panginoon, panatilihin po natin yung malinis o transformed na conscience. Number four, true circumstances. Sa panahong ito, maraming tayong kinatatakutan. Baka yung katabi natin sa palengke, pag tayo ay namalingke, baka carrier, at tayo ay natatakot. Praise God. Sabi sa Romans chapter 28, at nalalaman natin na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagayaong mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. For every circumstances that happened in our life and in your life, nangyayari yan, there is a reason behind it. Mayroong rason ang Diyos kung bakit nangyayari yan. Maging ito ay masakit na tanggapin, maging ito ay parang nasukluban ka ng napakalaking bato o parang nabagsakan ka ng bato at ikaw ay nasa gitna ng nag-uumpugang malaking bato. These circumstances happen for a reason sa buhay mo. Kaya, huwag tayong manalangin o humingi ng panalangin na sabihin natin, naalisin, Lord, please take away these circumstances. Lord, please do something. Lord, tulungan mo ako. Well, ang prayer natin ay baguhin. Mag-pray tayo that God will give you the strength and understanding of the will of God in your life in that circumstances. Tingnan po natin yung kalooban ng Panginoon sa instances na ganun o sa circumstance nangyayari sa iyo. Sapagkat sa bawat circumstance sa buhay mo, God is perfecting His will and His plan para sa bawat isa sa atin. Inaayos niya lahat. Tinuturuan niya tayo kung paano natin mapagtagumpayan, kung paano natin harapin ang bawat problema. Si Pablo, minsan nagkaroon ng circumstance sa buhay. 3 times siyang nanalangin, pero hindi siya sinagot ng Panginoon. Ang sagot ng Panginoon, My grace is sufficient for thee. Ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa iyo.
Totoo po, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa kabila na maraming mga pagsubok sa atin. Nandiyan ang kanyang pagyakap, nandiyan ang kanyang kalakasan, nandiyan ang kanyang banal na espiritu na siyang nag-i-energize sa atin para tayo ay magpatuloy sa kanya. Sa kanyang paglilingkod natin sa kanya. Salamat sa Diyos. For God has a plan for our life in every circumstances. And every turning of destiny is for your own good, for our own good, and for His glory. God is perfecting His plan or your will for our life. Kaya, mga kapatid, huwag tayong ma-stress sapagkat pag tayo ay na-stress, lalong-lalo nabibigat yung mga sirkonstansya at lalong madaragdagan ang sirkonstansya sa buhay mo. Kaya, makikita po natin even Christ suffered many circumstances sa buhay niya while He was still living in this earth. Sari-saring circumstansya sa buhay niya ang kanyang naranasan. Nandiyan na siya ay laitin. Nandiyan siya na siya ay duraan sa mukha. Nandiyan na siya ay latiguhon. But His prayer is still, "Not my will, but Thine be done." He used these circumstances and this opportunity that the will of God be revealed and that God will be glorified. Salamat at purihin sa buhay ni Kristo Jesus. Nagsilbing napakalaking halimbawa sa bawat isa sa atin. Number 5. Malalaman natin ang kalooban ng Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 17, "Kaya huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo ang kalooban ng Panginoon." So, sa pamagitan ng panalangin, tayo po ay inilalagay na sa tamang attitude sa buhay natin to discern and to know the will of God. Sa pamagitan ng panalangin. Kaya napakahalaga po sa bawat anak ng Diyos at nagnanais na maalaman ang kalooban ng Panginoon that He will set aside a time of prayer, a regular prayer time, away from confusion of the world, alone with God. Salamat sa programa ng iglesyang ito na tayo po ay pinatayuan ng prayer room wherein makasit asa tayo ng time to pray. Ikaw at ang Diyos lang ang makikipag-ugnayan. And the Lord, as you pray, the Lord will reveal to you His plan and His will for your life. Makikita po natin sa Old Testament, karamihan po sa buhay ng mga propeta at ng mga anak ng Diyos,
ay ipinapahayag ang kalooban ng Panginoon kung sila ay nanalangin. Especially the kings. Ng mga Israel. Kung sila ay lulusob, they will pray the will of God. Lord, kalooban mo pa na kami ay magsasalakay sa lugar na ito o sa certain cities or bayan. And when the Lord say, go, 100%, they will return victorious. But sometimes they forgot to ask the Lord in prayer. When they return home, luhaan sila. Sapagkat marami ang mga namatay sa kanya. Why? Because they did not sit a time to pray. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, this is a challenge for us to have a time, a regular time, that you and God alone is talking. In this world, there are lots of confusion. Lalo-lalo na sa mga Facebook o sa YouTube. Kung tayo po ay kulang sa panalangin, mako-confuse tayo. Mayroong nagsasabing gawin mo ito. Mayroong nagsasabing huwag gawin. May nagsasabing mabuti, hindi mabuti. If you lack communing with the Lord, mako-confuse ka. But praise God. God has given us ways or five ways wherein we can know the will of God. Una, the Bible. Pangalawa, through the Holy Spirit using the Word of God. Transform conscience. Pangatlo, pangapat, through circumstances. At panglima, through prayer. Kaya, mga kapatid, kung hindi mo pa naranasan o nararanasan ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo, it's time to search your heart. At hayaan mo na ikaw ay turuan ng Panginoon. Katulad ni David na sabi niya, Lord, teach me to do your will. At kung ikaw na nakikinig sa live stream at nakikipag-ugnayan sa TV, sa delayed telecast, kung hindi pa ikaw naboborn again, you could never know the will of God. Sapagkat hanggat ang buhay mo ay hindi pa nakipag-ugnayan kay Kristo Jesus o hindi ka pa na ipanganak na muli, hindi mo kayang maunawaan ang kalooban ng Panginoon. Kaya oras mo na para ikaw ay maborn again, para malaman mo ang kanyang kalooban sa buhay mo. God has a blueprint for each one of us. Let us live and desire and pray that His will
be done in our life. Not our will, but thine be done. Purihin po ang Panginoon. God bless you.